Talaga namang napakasakit na sa bulsa ang sobrang mahal ng gasolina. Para sa mga walang choice na gumamit ng sasakyan, diskarte na lang talaga ang panlaban. Ang mga tipid gas tips na pwede niyong gawin sa report ni Marian Enriquez. Aray ko po, masakit sa puso at bulsa ang ganitong mga tagpo. Ganyan na ba talaga kamahal ang presyo ng gasolina, kuya? Sa gasolinahang ito, naglalaro sa 75 hanggang 77 pesos ang presyo ng gasolina at diesel. Pero sa ibang lugar, may mga umaabot na ng 80 hanggang 90 pesos. At ang nakakatakot na katotohanan, tataas pa yan. Kaya para sa mga may sasakyan, diskarte na lang ang pwedeng sandalan at kumonsulta na nga tayo sa eksperto. Para bigyan tayo ng tips sa pagtitipid ng gasolina, kasama natin ngayon si Jason Tulio, ang Assistant Managing Editor ng Top Gear Philippines. First advice, panatilihing well-maintained ang sasakyan. If something's wrong with the engine or the tires or the suspension, maaring mapuwersa yung makina at mahirapan siyang tumakbo. And that results in consuming more fuel for the engine. Importante rin daw na tama ang tire pressure o tigas ng gulong para hindi mataas kumonsumo ng gasolina ang sasakyan. Tires are designed to run at optimum efficiency with a certain level of air inside the car. Pwede nyo tignan yung instruction manual ng kotse nyo or buksan nyo yung driver's side ng sasakyan. Usually, may nakalagay na diagram dito kung saan malalaman nyo kung ilang PSI dapat lagay sa gulong. Alisin na rin daw ang mga hindi importanteng gamit sa sasakyan. Less weight, less fuel usage. Iwasan din daw yung biglang tapak sa silinyador, aka yung mga gigil o marangkada. You step confidently but gently. Kung masyado may arangkada yung sasakyan na hindi kailangan, di syempre mas makakagamit yun ng gasolina. Kung nasa highway, i-maintain dapat ang cruising speed na 80 to 100 kph. You leave it in a high enough gear that the revs aren't too high and you'll consume the least amount of fuel possible by doing that. Isa pang diskartipid, mag-carpooling. Ang motoristang si Jello, ganyan ang diskarte papasok ng trabaho mula Maynila papuntang Taguig. For example, kahit at a minimum magkaroon ka ng 3 passengers, that's 300 one way. So pag pauwi ka, most likely meron ka rin kasabay dyan pauwi, depende sa schedule mo. So that's 600 per day. Malaking tulong daw ang carpooling lalo na ngayong marami na ulit balik work on site. O ayan mga kapatid, habang sobrang mahal pa rin ang gasolina, pwede munang sundin ang mga tipid tips na ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.